Sa dinami-rami ng mga bagay na hindi maipaliwanag sa ating mundo, tulad na lang kung anong meron bago pa mabuo ang universe, bakit ba tayo nananaginip sa tuwing natutulog? O bakit hindi ka crush ng crush mo? Isang misteryosong lugar ang laging lumalabas kapag pinag-uusapan ang mga tsurya at haka-haka na walang tsak na kasagutan. Di umano, ang lugar na ito ay pinamumugaran ng sari-sari mga anomalya na maski na eksperto sa siyensya ay hindi kayang ipaliwanag. Ito ay ang Bermuda Triangle. At sa dami ng mga hindi maipaliwanag na kaso na naiulat tungkol sa lugar na ito, may isang piloto na hindi lang nakaranas, kundi nakaligtas at nakapaglahad pa ng kanyang naging personal na karanasan na ikinagulat ng lahat na nakarinig nito. At ang kanyang sinabi ay tuluyang magbubunyag sa sekreto ng Bermuda Triangle. Mr. Goodbye! Mula sa kwento ng mga misteryosong pagkawala, alien at UFO sightings, hanggang sa mga top secret military experiments, hindi mauubusan ng kwento ang mga tao patungkol sa tila sinumpaang area ng Bermuda. Maaring isipin ni numan na kwentong barbero at chismis lang ang mga pangyayari roon. Ngunit kung mayroon nang umabot sa 50 mga barko at 20 mga eroplano ang naligaw, nawala at hindi na natagpuan pang muli, sino makakapagsabi na gawa-gawa lamang ang Bermuda Triangle? Bagamat walang formal na pagtatala sa anumang official world maps, ang Bermuda Triangle ay matatagpuan sa Sargasso Sea sa Atlantic Ocean. Tulad ng isang tatsulok, ang Bermuda Triangle ay binubuo ng tatlong markers o points. Ito ay ang Miami, Florida sa Amerika, Islands of Bermuda na isang British territory at ang San Juan sa Puerto Rico. Ang kabuuang sukat ng Bermuda Triangle ay pabago-bago, depende sa mga explorers at mga writers na nagsusulat patungkol dito. Binalot ng mga trahedya at pagkakaugnay sa mga hindi maipaliwanag na bagay, isa ang Bermuda Triangle sa mga pangunahing ruta na dinadaanan ng iba't ibang mga cargo vessels, luxury cruise ships at maging mga sasakyang pangipapawid tulad ng mga helicopter at cargo planes. Kung titingnan sa data o statistics sa kasaysayan, hindi naman above average ang mga insidente ng pagkawala sa Bermuda Triangle. Sa kabuuan, safe naman ang dumaan sa naturang lugar. Ngunit para sa mga pilots at crew ng Flight 19, iba marahil ang kanilang sasabihin kung mayroon sanang nakasurvive mula sa naturang insidente. Noong December 19, 1945, bandang alas 2:00 ng hapon, 5 TBM Avenger torpedo bombers mula Amerika ang nasa training flight. Isang normal na araw ng pagsasanay lamang sana ang mangyayari para sa 14 na piloto ng mga naturang eroplano. Ngunit trahedya ang sinapit ng mga ito matapos ang kanilang 2 oras na training session. Nawala ng radio contact sa 5 eroplano ang ground command sa Fort Lauderdale, Florida. Matapos pa ang ilang oras, inireport na ang insidente at naglunsad ng search operations ang Fort Lauderdale. Ngunit misteryoso ring nawala ang 13 crew members na kanilang dineploy upang hanapin ang mga missing na eroplano sa Bermuda Triangle. Sa madaling salita, sa loob lamang ng higit na 2 oras, 27 katao ang nawala at tuluyang nadagdag sa listahan ng mga tila kinukuhang alay ng Bermuda Triangle. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring pagkawala sa naturang lugar. Sa katunayan, notorious na ang Bermuda Triangle noon paman. Ayon sa ilang mga eksperto, Bermuda Triangle ang tinutukoy ni William Shakespeare sa akda nitong The Tempest dahil sa mga kakilakilabot na mga istorya ng mga manlalakbay na dumaan sa naturang lugar. Ang Bermuda Triangle ay maraming mga nicknames tulad ng Devil's Triangle, Limbo of the Lost at Twilight Zone. Ayon sa kasaysayan, maraming mga sea travelers ang natatakot dahil sa mga malalakas at kakaibang huni ng mga ibon at iyak ng mga baboy ramo doon. Maging isa sa mga pinakasikat na explorers na si Christopher Columbus ay hindi nakaligtas sa mga hindi maipaliwanag na anomalya sa Bermuda Triangle. Ayon sa kanyang mga report, habang binabagtas niya ang kahabaan ng Bermuda Triangle, tila nagmamalfunction raw ang kanyang kompas at nakakakita siya ng mga pagpitik ng ilaw sa kalangitan. Ilang sandali pa at nakakita siya ng isang unidentified na bagay na nag-aapoy at bumubulusok pababa at tuluyang nag-dive sa kailaliman ng Atlantic Ocean. Lubos na ikinataka at ikinagulat ni Columbus kasama ng kanyang mga kasamahan ang nangyari. At sa kanilang patuloy na pagbabagtas sa Bermuda Triangle, nakarating sila sa isang lugar kung saan huminto ang pag-ihip ng hangin sa kalagitnaan ng malawak at kalmadong katubigan. Sumambulat sa kanila ang mga wreckages at mga abandonadong sasakyan pandagat na palutang-lutang sa lugar.
Ito ang mga naiwan ng mga kawawang mandaragat na walang kaalam-alam sa panganib na dala ng tinaguriang Devil's Triangle. Noong 1881, ang may habang 210 feet na schooner o sasakyang dilayag na Ellen Austin ay tahimik na binabagtas ang Bermuda Triangle. Matapos ang ilang sandali, ang kapitan ng naturang barko na si Captain Baker ay may namatsyagang isang abandonadong barko na palutang-lutang sa katubigan malapit sa kanila. Inatasan niya ang kanyang mga kasamahan na obserbahang mabuti ang naturang barko upang siguraduhin na hindi lamang yun isang trap ng mga pirata bago nila yon lapitan para ma-examine. Matapos ang dalawang araw ng pag-oobserba at pagtatry na makipag-communicate, napagdesisyon na ni Captain Baker na i-examine ang naturang barko. Matapos na matagumpay na lapitan at sampahan, nagulat ang kapitan pati ang kanyang mga kasamahan sa kanilang nasaksihan. Bagamat walang tao at abandonado ang barko, walang senyales na ni-raid ito ng mga pirata. Lahat ng mga kargamento, kagamitan, maski na ang mga pagkain ay matatagpo ang nakasilid ng maayos sa naturang barko. Matapos ang maraming taon, hindi na muling natagpuan pa ang mga crew ng abandonadong barko. At maski si Captain Baker ay hindi sigurado sa kung ano na ang nangyari matapos nilang imbestigahan ang kabuuan ng sasakyang pandagat na kanilang nakita. Ang tanging malinaw lamang sa kanila ay may isa na namang dumagdag sa listahan ng mga anomalyang hindi maipaliwanag sa Bermuda Triangle. At kailangan na nilang kumilos at magpatuloy patungo sa kanilang destinasyon. At baka sila naman ang pagbuntungan ng kung anuman ang tila nagbabantay sa naturang lugar. Noong March 1918, naitala ang isa sa pinakamaraming death count sa kasaysayan ng US Navy sa iisang insidente lamang. Ito ay ang misteryosong pagkawala ng isa sa pinakamalaking US Navy ships na USS Cyclops. Ang naturang sasakyang pandagat ay tutungo sana ng Baltimore galing sa bansang Brazil sa pamamagitan ng ruta sa Bermuda Region. Ang USS Cyclops ay may kargadang 10,800 tons ng manganese ore at buhat-buhat rin ang 309 na crew members. Ngunit isang araw, hindi na nakontak ang naturang vessel at naglungsad ng malawakang search and rescue operations ang iba't ibang bansa. Hindi na natagpuan pang muli ang USS Cyclops. Walang record na nag-send ng distress signal ang barko, maging ang radio ay dysfunctional sa mga oras na sinusubukang kontakin ito. Walang nakakaalam kung ano ang sinapit ng 309 crew members ng US Cyclops. Ngunit isa lang ang malinaw, umatake na naman ang kung anong puwersa ang bumabalot sa Bermuda Triangle. Ngunit ang impluensya ng kababalaghan ng Bermuda Triangle ay hindi lamang pandagat o panghimpapawid. Umabot na rin ang misteryo maging sa lupa ng mga karatig nitong mga isla. Partikular na sa isla ng Great Isaac Cay. Dalawang lighthouses sa naturang lugar ang misteryosong nawala na parang bula noong 1969. Kasama ng dalawang lighthouses ang mga taong naninirahan doon na parang nag-teleport sa ibang lugar ng sabay-sabay. Ayon sa mga eksperto, maaaring iturong dahilan ang Tropical Storm Anna at ang paghagupit nito sa naturang lugar para sa mga misteryosong pagkawala ng mga tao maging ng ilang imprastruktura roon. Pero para sa karamihan, isa na naman itong insidente ng muling pagkuha ng mga inosenteng buhay ng tinaguriang Zone of Anomalies na Bermuda Triangle. Sa may tinatayang 900 na kataong nasawi mula sa mga anomalya sa Bermuda Triangle, may 19 na kataong nakasurvive mula sa kamuntikang kapahamakan na dulot ng naturang lugar. At may isang taong nag-share ng kanyang personal na karanasan na ikinagulat at lalong ikinatakot ng maraming tao. Ang kanyang statement ay lalong nagpatibay sa mga agam-agam na may kakaibang puwersa na bumabalot sa naturang lugar. Ang kanyang istorya ay lalong nagpatunay na ang Bermuda Triangle ay may isang sekretong itinatago na hindi pa dapat malaman ng sangkatauhan. At siya ay si Bruce Gernon. Noong December 4, 1970, si Bruce kasama ang kanyang tatay at isang business partner ay tutungo sana ng Miami Beach mula sa isla ng Andros, lula ng sasakyang panghimpapawid na Beechcraft Bonanza. Hindi ito ang unang beses na dadako pang himpapawid si Bruce gamit ang sasakyang ito na siya mismo ang magpipiloto. At ayon sa kanyang experience at kalkulasyon, ang biyaheng ito ay tatagal ng halos isa't kalahating oras. Ilang sandali lamang matapos na sila ay mag-take off, nakita ni Bruce ang isang maliit na ulap sa himpapawid. Hindi niya pinansin ito at patuloy ang piloto sa pagmamaneho ng naturang eroplano. Nang sila ay may taas na 1,000 feet sa himpapawid, nakitang muli ni Bruce ang naturang ulap, tila sinasabayan sila nito sa kanilang paglipad sa kahabaan ng Bermuda Triangle. Ilang sandali pa at tila lumalaki ang naturang ulap sa kanilang harapan.
Ngunit hindi naman ito binigyang pansin ng maigi ni Bruce at tuluyang nalampasan ang ulap na yon. Nang sila ay may taas ng 11,500 feet sa himpapawid, nakakita siya ng isa pang ulap na sobrang laki at lawak. Wala siyang ibang choice kundi suungin ang naturang ulap upang lagpasan ito. At nang oras na pumasok sa naturang ulap, ang kanilang sasakyang panghimpapawid, dumiling bigla ang paligid, bagamat wala namang nagbabadyang ulan ang sumasalubong na ulap sa kanila. Ayon kay Bruce, bagamat ubod ng dilim ang paligid, mayroon daw mang ilan-ilan na kislap ng ilaw ang kanilang nakita doon na animoy mga kidlat na sa sobrang liwanag para raw flashbang na pumuputok ang naturang mga liwanag sa kanilang mga mata. Matapos raw ang 30 minuto, napansin ni Bruce na ang ulap na yon ay animoy isang malaking cylinder na tila walang daan palabas. Kapansin-pansin rin ang pag-ikot ng mga ulap sa loob ng pa-counterclockwise habang binabagtas nila ng diretso ang misteryosong airspace na yon. Ilang sandali lamang at nakakita sila ng isang maliit na butas upang makalabas sa naturang kalagayan. Wala silang inaksayang panahon at dali-dali nilang binagtas ang tila cloud tunnel na may lawak na 1.5 kilometers pahaba at may layong 16 kilometers. Sa dulo ng tunnel, nakakita sila ng asul na kalangitan at nakumpirma nila na ito na nga ang daan palabas ng misteryosong lugar na yon. Sa oras na nakalabas ang grupo ni na Bruce sa naturang cloud tunnel, nakita nila na mabilis na nagsasarado ang tunnel at unti-unti ring lumiliit kasabay ng pagliit ng ulap na kanilang pinanggalingan. Nagulat ang grupo at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi agad na i-report ni Bruce sa ground control ang kanilang na-experience dahil nag-malfunction ang kanilang mga electronic equipment sa eroplano. Matapos lamang ang 20 segundos mula sa pagkakaalpas sa misteryosong ulap na yon, agad-agad na chinek ni Bruce ang kagamitan kung nakaka-receive na ba ito ng signal. At nang ma-confirm na gumagana na muli ang mga ito, agad-agad niyang tinanong ang ground control sa kanilang lokasyon. Ngunit ayon sa dispatcher, hindi raw nadidetect si na Bruce ng radar. Ngunit ang mga sumunod na tagpo ang nagpakilabot hindi lamang sa ground control, pati na rin kina Bruce at tatay niya sa himpapawid. Kinonfirm ng ground control na sila ay nasa airspace na ng Florida, 40 minutes lamang matapos na sila ay mag-takeoff mula sa Andros Island. Matatandaan na higit sa isa't kalahating oras dapat ang haba ng paglalakbay mula sa naturang lugar patungong Florida. Imposible rin na tumakbo ng mas mabilis ang naturang eroplano ayon sa piloto. Isa lang ang eksplenasyon sa kanilang narating. Ang kanilang pinanggalingang cloud tunnel ay parang tila nagsilbing boost o warp tunnel upang sila ay makarating sa isang lugar ng mas mabilis sa inaasahan. Matapos na mailathala sa iba't ibang news publications at libro ang record na ito ni Bruce, samot-saring mga tsurya ang nagsilabasan tungkol sa anomalyang bumabalot sa Bermuda Triangle. Ilan sa mga tsuryang ito ay inuugnay ang sinapit ng grupo sa mga extraterrestrial encounters o mga alien technology na maaaring magbigay eksplenasyon sa kanila ukol sa mga naturang supernatural phenomenon na kanilang nasaksihan. Ngunit marami pa rin mga iskeptikong nagsasabi na marahil sila raw ay umiinom lamang ng ipinagbabawal na gamot at gawa-gawa lamang raw ng kanilang amats at malikot na imahinasyon ng naturang balita. Ayon sa iba, ang kanilang naranasan ay dala lamang raw ng weather phenomena at iba pang mga natural caused weather events sa himpapawid. Ngunit kung ano't ano paman, first hand na na-experience ni Bruce kasama ng kanyang ama, kaibigan at maging ang ground control sa Florida ang misteryosong puwersa na bumabalot sa infamous na lugar na Bermuda Triangle. Maraming mga nagtangkang i-explain ang mga events na nangyari sa kasaysayan na nag-i-involve sa naturang lugar. Ayon sa iba, kaya raw tila nagmamalfunction ang mga compass at electronic devices sa lugar ay dahil sa magnetic variation sa lugar. Ayon rin sa iba, maaring nagkakaroon ng problema ang mga sasakyang pandagat dahil sa Gulf Stream o ang mabilis na current sa Atlantic Ocean. Ayon naman sa iba, simple lang naman daw ang explanations kung bakit nawawala ang ibang mga tao roon. Maaari daw maging sanhi ang kawalan ng experience sa paglalayag o maging ang pabago-bagong weather pattern ay maaaring iturong dahilan ng mga misteryosong pagkawala o pagkamatay ng mga naroon sa Bermuda Triangle. Ngunit sa bandang huli, hindi maitatanggi na isa ang Bermuda Triangle sa mga lugar sa mundo na magpahanggang sa ngayon, hirap ang siyensya at maging ang mga eksperto na magbigay linaw sa kung ano ba ang tunay na dahilan sa mga abnormal na aktibidad na nangyayari dito. Maaaring wala nang pag-asa pang malaman kung saan napunta ang mga taong naging biktima ng Bermuda Triangle. Pero kung kay Crush ka magtatanong, baka may pag-asa pa? Malay mo, may mapuntahan kayong dalawa.
Huwag lang sa Bermuda Triangle ha, dahil wala nang balikan doon. Di mo na siya pwedeng isoli pa kapag nalaman mong masama pala ang ugali niya. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang dalawa ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.